have to be honest at kailangan mong i-defend ang iyong sagot. May mga tanong lang kami at kailangan mong sagutin ng oo o hindi. Naiyak ka na ba sa sarili mong pelikula, teleserye, eksena? Oo o hindi? Never? Pag pinapanood mo yung sarili mo? Kasi sa totoo lang, nako-conscious ako pag pinapanood ko sa sarili ko. Naki-cringe pa? I cringe, especially nung mga ginagawa ko nung mga kabataan. Okay. Na parang siya nakakasama, ginawa ko yun? Sinabiyo, sinisaklo, ganyan. Ang ginawa ko, bakit ginood ng director yan? Bakit yung pag-ginawa? It's on TV, it's on film, it's everywhere. So wala nang takas. Buta, I can say na ngayon, mas pinapanood ko na yung sarili ko and nag-iba na yung opinion ko with how I do things now. At least ngayon, meron na akong mga, uy, maganda yung ginawa ko doon. And even, well, just right after doing the scene, yung fulfillment na, uy, hindi ko maganda yung nagawa ko. And then, I get the reactions of the others. Nagka-ask the staff and sinasabi nila maganda nga yung ginawa. So, yun, pagpakalma yun, gano'n. So, at least out of the head, maganda yung ginawa. Okay. Pero hindi pa rin ako umiyak. Hindi ka pa naiyak sa sarili mo, teleserye or movie. Will you hindi dahil sa ginawa, well, naiyak na ako dahil sa pangit ng ginawa ko. Hindi dahil maganda yung eksena. Okay, eto, next. Will you let your daughter or son watch your shows? Yes, of course naman. Especially ngayon, this day and age, everything's online. Madali balikan. Mm-hmm. Tsaka hindi naman may iwasan yun. But I guess they can watch it at the right time. Pag mas naiintindihan na nila yung topic. Kumbaga. The stuff I did during my younger days, years, pwede naman. Pero Killer Bride, I guess they'll have to wait a little longer when they're home. Para maintindihan nila. Yeah. Intense ang topic ng Killer Bride. Mm-hmm. Okay, next. Matulog na completely naked, hubot hubad. Yes. Gano'ng kadalas? Like, ito ba yung normal mo? Yeah, I would have to say so. Kung hindi man ano, very minimal. I read kasi somewhere that sleeping naked is good for you. Actually, oo. Maraming nagsasabi, di ba? It's better for your health. Kumbaga, tapos yung no aircon also, natural ano lang, atmosphere, natural weather. Okay. Napahiya sa harap ng maraming tao. Maraming beses na. Paano? Anong nangyari? Ano yung hindi mo makakalimutan na hanggang ngayon sasabihin mo na, shucks, grabe, napahiya talaga ako nung araw na yun. Ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo nung araw na yun. Actually, napahiya na ako, but never in that sense na kinahiya ako yung sarili ko. Because for me, kung may moments na napapahiya ako, it's a chance for me to rise up and prove people wrong. Mm-hmm. Bumangon mula sa pagkakamali. Yes, ganun na. Meron akong instance that happened right here in ABS-CBN. Okay, taping ba to? One of the floors here, yes, it was taping of Hiram. Okay. With Heart. May eksena kami sa banyo in one of the floors here. Mukhang hindi mo talaga nakalimutan. Hindi talaga. Hiram was what? Almost 15, 16 oo, years diba? Ago. Oo, tagal na yun. Kami ni Heart, eksena namin sa banyo. Nag-iiyakan kami. Very intense. And fortunately for me, my mom was in the area and she decided to watch. Okay. Taping for that day. And since friends sila ni Greg Jim at ako si Nene, welcome na welcome si Mother Dear. So, andun siya right beside our director watching the scene. And then, after nung eksena namin ni Heart, pagtaas ng iyakan, sabi ni Direk Jerry, turns to my mom and says, ay, napakahusay, galing-galing talaga ng anak mo. May pinagmanahan. And my mom goes, Direk, pwede isa pa, wala akong naramdaman eh. Oh my God. So yeah, we have to do the scene all over again until mas maging happy ang nanay ko. Okay, pero diba nakakatuwa na pinanood ng mom mo yung eksena. Iba, pero siyempre, number for one. For me, hindi nakakahiya yun. Parang mas more on memorable siya sa career mo. Yeah, mas parang ano nila, more put on the spot. Oo. Nobody knows you better than your own mom. So, diba? Alam talaga niya kung
na shortcut mo mga bagay-bagay. Or kung nabigay mo na ba lahat. Yeah, yeah. Alam niya may something pa. So, that's what she did. Buti hindi siya kinol ulit. One time lang yun. Okay. Next, nakaka more than 10 takes sa TikTok. Oh! Yes. Talaga? Yes. Anong rason? For a commercial, actually. Ay, okay. Commercial. Kasi sa commercial, very meticulous sila. Yes, diba? Yung mga angulo, yung mga... Isang reaction, hindi ko makuha. I did over 50 takes of it. Totoo? Anong kasi reaction ba to? Sobrang... Parang yung reaction ni Mahal nung nasulog siya, gano'n. Hindi naman, it was a quick 1 second, 2 second reaction na parang titingin ako, look back, tapos parang mag-surprise. During rehearsal, kuha ko siya. Okay. Pero as soon as the camera rolls, nawawala. Hindi ko alam kung bakit. Bata ka pa nito? It's one of my first commercials. Okay. One of those commercials na seryoso on the spot, more than 50 takes. If I remember right, parang nag-break pa kami for lunch. Tapos kinuntinyo namin, as in parang mapahinga lang talaga. Kasi sobrang gasgas na. I just had to get it off my head. Kasi masyadong nainis na ako sa sarili ko, hindi ko makuha, ginagawa ko naman, pero hindi ko makuha. But eventually, took the break, and then when we resume, nakuha na rin naman. Pero cover siya ng 50. Grabe. At least, di ba? Yeah. Memorable din. Yes. Tumaya sa loto. Yes. Ay, yes. Nangyari, pero no winning yet eh. I did it about once or twice with my fiance now, just for the fun of it. Ano yun? Naisipan lang? Yeah. So like, in the supermarket, we say, oh, babe, loto, tapos surprise. Sige, why not? And then we just, pinagsama namin yung numbers namin, and yeah, how it goes. Ganun lang, yun. Pero wala yung regular na tumataya, may inaalaga ang numero, di ba? Yung mga ganun. Isa ako sa mga umaasang manalo ng loto, pero hindi tumataya. Pero hindi tumataya. Marami tayong ganun. Ginugel ang sarili. Oo naman. Anong nakita mo? Nude photos. Totoo, yung mga bachelor bash mo nun. Diba? Pero ano, dati, even before I joined showbiz, lalo na yung bago pa lang yung Google, so you'd be interested in knowing what people know about you. Mm-hmm. Pero ngayon, now, this day and age, na everything is out there, no, I don't Google. Hindi na. Ano yung pinaka-weird na suggestion nung tinay po yung drop icon? Actually, sobrang tagal ko na siya hindi ginagawa. Okay. So, I wouldn't really know. Kasi before, wala pang suggestions. Wala pa. Search mo lang talaga. But now, I guess, wala. But a lot of old stuff still resurfaces. Like, old relationships, mga ganyan. Stuff you did in the past. Tapos ang mga Pinoy, ang gagaling gumawa ng kwento. Base sa mga lumang-luma na at mga nakaraan na gasgas ng mga issue. Feeling nila, alam nila lahat. Diba? Yung sariling story. Oo, ba't di na lang sila mag-writer? Diba? Happy na lang ako, at least may sarili kayong version of the story. Oo, diba? Hayaan na lang natin. Sila importante, alam mo, at kilala mo yung sarili mo. Parte ako ng buhay niyo kasi pinag-uusapan. Yes, diba? Ang swerte mo na pinaglalaanan ka ng oras. Diba? Okay, nag-take out o nag-balot ng food sa party. Sa party? Oo, yung mga... Uy, paano naman para sa aso namin? Yung mga buto-buto. Or para sa asawa ko, oo, kasi hindi nakasama. Oh, especially if it's your party. Hindi, party ng iba to, ha? Diba, Pinoy? Ugali ng Pinoy yan. Yung ano, mag-take out ng leftover. Hindi ko ugaling magtanong to humingi. Okay. Given. Nagawa mo na. Given. Okay. As in binigay. Okay. So kung binigay ang Tupperware, kukunin. hindi yung Tupperware. Ah, hindi naman yung Tupperware. Sorry. Ano na? Plastic lang. Mga disposable lang. Okay. Nag-block ng followers sa social media. Yes. Anong basihan mo na I block to? Instagram, there are few. Kasi kung ano-ano lang kalokohan ang pinapadala. Wala namang kwenta. Sobrang walang kwenta. And there's this one instance na hindi ko alam kung paano. Just started calling my number. Paano niya nakuha? Ito. I was in the province doing a mall show.
Then my phone started ringing. Hindi ko alam yung numbers, hindi ko sinagot. Then paulit-ulit, as in like 20 missed calls in the span of 30 minutes. Ganun. So, decided to pick up. Pagkasagot ko, minumura lang ako ng minumura. The same. Pero wala minimension ng pangalan or anything like that. Babae, lalaki. 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 Oh minumura lang ako. Blah-blah-blah kung ano-ano sinasabi. From what I gathered, parang nag-away sila ng girlfriend niya or something like that. Dahil sa'yo. Dahil idol ka. No names mentioned eh. Feeling ko lang mistake yung wrong number lang. Ah, I see. Okay. And so yun. Sinagot ko and kasi ayaw ko tigilan. Eventually, doon ako siya. Okay. Pero sa Instagram, nag-block ka din ng mga rude comments, yeah, kasi yung mga dinadamay na yung pamilya, yung asawa, gano'n. Oh, diba? Yeah, meron din naman. There are times kasi napakasagot ka. Even though yung gigil ka you don't want to that level. Kasi napapahirap ka. But as much as possible, I try to steer clear of that kasi I won't let a single comment ruin the rest of my day. Let it affect the rest of the things that I do. Ganda ng sinabi. Galing sa taong hindi ko kilala na wala namang kaalam-alam talaga sa akin. So, ganun na. Ganun siya. Diba? Ba't tayo papa-apekto, hindi natuwa sila? Truth! Dapat truth. Wala. True! Dapat ganun, ulitin mo. True! Yeah! True, mami! Okay, so last na. Nag-uwi ng gamit sa hotel. Shampoo, sabon, lotion. Actually, yeah. That's one of my things. Mahilig ako mag-collect ng mga shampoo. Ginagamit? Or parang collection lang? Dine-display lang sa CR, gano'n? I don't know. It's one of my things. Yeah, I just like getting those stuff. And alam mo, yung mga Pinay kasi parang sayang. Yeah, diba, nangihinayin tayo. Eh, para naman sa ating to, kunin na natin. Sa akin, diba? Sa parte, it's part of the amenities. Oo. No. You can or cannot get it, so why not? Okay. Nothing so, yan. Thank you for being honest. Palapakalaki si Bipo!